Zybeat Studio. Hello, sound check. Yan. Magandang umaga sa lahat. So, andito ako ulit pang sa mga sumusubaybay sa Cybits TV. Yan. So, gagawa ako ng sample, guys, ng pag-i-import ng sample at gagawa na rin akong patch ng Mito. Yan. So, una sa lahat, guys, kailangan nyo ng sample ng patch. Pwede kayo mag-crop sa original na kanta, no? Yan. Then, i-insert nyo siya sa flash drive. Ilalagay nyo siya dun. Tapos, ito na. Nandito na tayo sa pag-i-import. So, dito sa pag-i-import, guys, may mga keys na pwede mong paglalagyan kung anong note. Kunwari, sa C, yung isang sample na patch, sa C mo ilalagay, or sa D. No? So, ito, yung unang patch na ilalagay ko is sa G. Yan, G. So, hanapin mo lang dito sa original key para makita nyo. Diba, nasa C4. Yan. Kahit saan dyan. Pero ako mas gusto ko sa mataas. Kasi sa taas ko siya ilalagay. Dito lang sa G. G7 siguro. Yan. So nakikita nyo, guys, G7. Then, maglagay ka sa user mo. Dito sa baba. Sa initial, yung walang laman dapat. So, hanap tayo ng walang laman. So, ito, dito na. Yan, dyan. Initial part. Import. Hintay natin. Then, yung pangalawa, ito kasi nakalagay 1 eh, di ba? Yan. So, 2 na tayo. Sa 7 pa rin. Kanina sa G7 ako naglagay. Ngayon, sa F-sharp naman. F-sharp 7. Then, ito na. Import. So, node 3. Yan. Sa 7 pa rin. Part 7. Kanina, F sharp 7. Sa E6 naman ako maglalagay ngayon, guys. Yan. Diba? Tapos, number 4. Sa 7 pa rin. Ngayon, sa A7 naman ako. Yan. Tapos number 5. A. B7. Sa B7 naman. Yan. Number 5.
Bali, anim yun, di ba? Anim yung part na ilalagay. Anim na sample yung ilalagay ko. Yan, yung last. Sa C8 naman ako. Tignan natin kung anong lalabas na tunog. Yan, pagsamasamahin natin sa so, yun. Tapos na ako mag-import ng patch. Gawa naman tayo ngayon ng patch. Punta ka sa patch perform, user, tapos hanap ka ng available na slot. Yan, dito. Yan. Initial perform, diba? Then, ang ginagawa ko, pupunta akong part 6. Yan. Then, yan ako gagawa ngayon nung una kong sample. Yan ko ilalagay. Yan. Pindutin nyo yung sample kasi nandito yung mga tunog na nilagay nyo kanina. Yan. Kung nakikita nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dapat pala yung format, guys, ng sample na ilalagay nyo is WAV files para basahin siya ng XPS 30. So una ito ilalagay ko siya, insert ko siya, enter, pindutin mo enter. Then sa 7, pad 7, part 7, yan yung number 2. Kayo kung saan nyo gusto ilagay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pwede. Ako kasi sa 6 ko ilalagay kasi sa 1, 2, 3, 4, maglalagay pa ako ng ibang patch dyan, di ba? So, yan. Then, number 8. Pindutin nyo ulit yung sample. Number 3 naman. Then, part 9. 1, 2, 3, 4 na. Yan. Then, part 10. Sample ulit. Ito ng 6. Wait nga lang, check ko nga ulit. Number 10 is 5. Number 11, 6. Yan. Okay na lahat, guys. Then, punta ka sa ulitin natin. Sa menu. Edit mo. Patch perform edit. Tapos ang gagawin mo ngayon, punta ka sa 6. Buksan mo yung KBD. I-on mo yan. Yan, lahat i-on mo lahat. Ah, hindi. Huwag mo munang i-on. Yung 6 lang muna. So, ang gagawin ko para hanapin yung tamang octave niya. Pupunta ako sa octave niya. Yan. Naririnig nyo, guys. In-octave ko siya kasi andito yung kung ibababa ko siya, ganyan yung una nyo maririnig. So hanapin nyo lang sa octave yung tamang patch, yung tamang tono nya. Yan. Then yung pangalawa, yan. So pwede na pala natin buksan lahat. I-on mo na yung KBD nya. Yan. Hanggang 6. So, balik tayo sa 7. Tapos na yung 6 eh. Yan. Dito tayo sa pitch. Tapos octave niya. Pinlast one ko siya. Wait nga. Isa-isay na lang natin, guys. I-op muna natin itong mga to. Sabi sa inyo, madugo to eh. Madugo. Madugo ang pagpapatch. Pero ililibre ko sa inyo. Ganun ko kayo kamahal. Sana tayo? Sa 7. So, para hindi na sumama yung isa,
punta ka sa KBD, i-separate mo na siya. Wait lang. Ito muna tayo sa lokas. So, pinatay ko muna yung isa, guys. Kasi sumasama siya eh. So, balik tayo dito. Yun. Nasa G6 pala siya. So, ang gagawin ko, pag-iisahin ko lang sila sa taas at baba. Gagawin ko lang silang G6 parehas. Para hindi na sumama. G6. Yun. Then, dito na tayo sa 7. Nasa, alam ko, ano to eh? F sharp. Nasa F sharp siya ng F sharp 6. Oop. Sumubra na yata. F sharp. Ayun. Sa kabila rin, F sharp. 7. Ah, 6. Sorry. Yan. Then, dito na tayo sa 8. I-on ko na siya, guys. Then, panigurata to na sa E6 siguro to. E6. Yan. E6. Oops, sumobra. Yan. Then, dito na tayo sa sunod. Hanapin natin, guys. Sa try natin sa D6. Yan. Dito ibababa mo naman tong sa up. Up. Sa 96. Yun. Buksan natin yung octave niya. So, mamaya ako nahanapin to, guys. Medyo hindi ko alam kung saan pattern yun eh. So, ito naman, hanapin ko naman to. Sa A ko to nilagay. Try natin sa A6. A6. Yan. Sige, hanapin na lang natin mamaya. Dito na tayo sa B. B6. Sobra.
Tingnan natin. Then, meron pa bang 12? Tingnan natin kung may 12 pa. Oh, wala na. Pagbaligtad ko yata yung isa, guys. Wait lang. Pagpalitin natin to. Gawin natin itong Mi 2-5. Ilagay ko siya sa D. Pindutin mo lang yan. Wait lang. Exit muna natin. Sample edit. Yung 5. Gawin natin dito ka. Pwede. Gawin mo siyang D6 na lang. Yan. Exit. Then, okay na yan. Tapos, yung ilalagay ko siya ngayon dito. Balik tayo sa Parts Perform. Sa Parts Perform, balik tayo. Ilipat ko siya sa D6. Tapos ito, ilipat ko muna siya sa kabila. Sa E ko siya ilalagay. Yun, tama. Yan. So gawin ko nga kaya siyang ano, E flat. Hindi ako kontento sa tunog niya. Gagawin ko siyang E flat yan, guys. Wait lang. Sa E flat ko siya ilalagay. E flat yan. Makulit siya eh. Hindi siya makuha sa ano eh. Baka lang. Yun.
pag di natin alam, guys, siyempre, pupunta tayong YouTube, di ba? Hahanapin natin yan, tunay niyang tunog. Mito, mito. Ganun talaga eh. Kailangan natin hanapin eh. Hindi ko mahanap eh. Sa A talaga siya. Sa A talaga siya, guys. So, balik na natin sa A. Nakuha ko na siya. Yun. Dapat pala. Yun. Ililipat ko lang siya sa E. E. Para di ako mahirapan. Sa E6. E6. Yan. Tapos yung E6, gagawin kong D. Siya na mag-adjust, di ba? D6. Ito gawin kong C. I-adjust na lang natin. Balik tayo dito. Yun. Medyo madugo. Dugo, no? Nasa isya. Ipat ko siya sa... Sa D. Yan, okay na yun. Medyo mahaba, no, guys? Ha, 24 minutes na pala. So, ito naman. Edit natin, guys. Sa iyan, ano yan?
Tapos, yung 5. Saan na yung 5? Edit. So, see. Hanapin natin yun. May isa akong ano dyan eh. So yun, pwede na yun. Yan. Okay na yan. Save na natin, guys. Medyo matagal nga lang. Sorry, mali-mali yung mga naturo ko, ah. Lagay natin. May dati na kasi ako mito dito, eh. Pero babaguhin ko na lang ulit. Yan. Me too. Yan. Second, lagyan natin. Yan na lang. Number 2. Saan na ba yung number 2 dito? Yun. So, yan. Yun. Okay na, di ba? So, balik tayo dito sa edit patch perform. Sa number 1 naman tayo. Nakuha ko na yung patch niya doon sa una. Then dito naman tayo. Yun yung tunog na yun, yung parang bass. Papunta ka ngayon sa bass. Maghanap ka dito sa bass. Thank you.
Ganto katagal tol gumawa. Pero okay na to sa akin. Mugi Bass. Okay na yan, Mugi Bass. Ayan o, Mugi Bass number 1. Yan, yan ang gagamitin natin. So, ang gagawin mo lang dyan, i-octave mo pababa. Ah, hindi, pataas. Yun, di ba? Tapos, punta ka sa KBD, separate mo na siya, guys. Yung range up, ibaba mo siya. Hanggang B2. Yan. So next na tayo. Ano na yung next dito sa kanta? Tapos yung parang impact, kukunin natin yun, lagay natin sa 5. Tink! Yun, parang ganyan. Hahanapin natin yan, guys, dito sa string siguro nandito yan. So, good old hit. Number 047 sa string. Yan ang gagamitin natin. Yoko, diba? Good yan, guys. So, kung gagawin mo ulit, i-on mo yan sa KBD. Yung 1 din, i-on mo na. So, 5 tayo. KBD ulit, KBD. Dito ko siya lalagay sa taas, guys. Sa E5 hanggang B7. Then I'm
minus mo lang ng isa sa octave niya. Minus 1. Yan o, minus 1. Do, di ba? Para tunog niya, di ba? Tapos number 2. Dito naglalagay na lang ako ng synth. Naglalagay na lang akong synth dito, guys. Para hindi naman mukhang tunog ano, di ba? Medyo matagal lang talaga. Abutin ka ng oras sa pagpapatch. JP attack, attack, o attack. Pwede na yan, guys. Tapos KBD mo ulit. I-on mo muna. Ay. Sa KBD tayo, guys. Yan. Lapit na tayo matapos. E4. Ang pindutin mo yung B para malaman mo. Yan. E4 hanggang B4. Yan. Yan. Tapos. So, ang tunog niya, guys, ganito. Split na to lahat, ha. Tapos yung kaninang sample. Ikaw na mag-adjust ng volume nila. So yung number 5 medyo lakasan natin, guys. Kasi mahina eh. Mahina siya. Saan ko ba siya lalakasan? Wait lang. Dito sa level. Tapos. Lakasan din natin to. Lakasan ko na lahat. Lang, guys. Papakita ko sa inyo kung saan 'yo nilagay. Unahin muna natin yung mga ginawa kong ano. Wait lang. So ayan, yung nakikita nyo, punta tayo sa KBD. Sa ano muna. Yan yung mga ginamit kong patch. Sa bass, yung Moogie bass, tapos yung synth JP attack. Itong 4 and 5 wala na yan. 4, 3 at 4 hindi ako naglagay. Sa 5 naglagay ako yung hit. Ito siya, oh. Yan, di ba? Ako naririnig yun dun. Oops. Wait lang. Tapos baba tayo. Punta muna tayo dito.
lang. Ito yung mga sample na nilagay ko. Ayan. Tapos punta ka sa KBD. Doon mo makikita yan lahat. Ayan. Magsimula ka sa 6. G6, F sharp 6, D6, E6, C6, B6. Yun, doon ko pinaglalagay yan. Then, wait lang. I-save ko muna ulit. Yan. So, kung may mali man akong... Yan, medyo alamanin ako dun pero ayusin ko na lang yan. Ganun lang yung sample ng paggawa. Medyo matagal nga lang, guys. No? So, ito siya, oh. Diba? Tapos, ito yung... Ito lang yung pampano ko para mas gumanda. Tapos, ito yung hit. Tapos, ito yung sa sample. So, yun. Yung mga nagtatanong kung paano gawa ng patch. Yan. Ganun lang, guys. Kaya mahirap. Mahirap siyang gawin pero masaya. So, hanggang dito na lang. Salamat sa pag-subscribe, guys. At thank you.